Ginit ng COMELEC na naaayon sa batas ang pag-award ng kontrata sa South Korean firm na Miru Systems Company Limited para sa eleksyon 2025. Yan ay matapos baghain ni dating Caloocan Representative Egay Erice ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisang 18 billion peso contract ng Miru. Ayon kay Erice, may mga prosesong hindi umano sinunod ng COMELEC. At ngayon lang daw gagastos ng ganito kalaking budget ang gobyerno para sa eleksyon. I think this is a robbery in progress. Kaya ang may imbyerno rito hindi yung eleksyon, kundi yung robbery. Easily, we'll be robbed of 10 billion pesos. Depensa naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nasunod ang batas sa pag-award ng kontrata sa Miru. Tinanggi rin ni Garcia na overpriced ang kontrata. May ibabala rin siya kaugnay sa hiling na temporary rescinding order ni Erice. Baka po kasi hindi tayo makapagtuloy ng automated election kung sakasakali pong mapapahinto tayo sa ating ginagawa. Bago ito, naglabas naman ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing grave abuse of discretion ang pag-disqualify ng COMELEC sa Smartmatic sa election bidding. Sabi ni Garcia, magfa-file sila ng motion for reconsideration kaugnay nito. Matatanda na dinisqualify ng COMELEC ang Smartmatic noong 2023 dahil sa alegasyong sangkot ito sa umunay bribery kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Dati na itong itinanggi ng Smartmatic. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.